Magandang araw mga ka-farmers at mga idol. So panoorin po natin ang isang napakagandang pwede natin gawin for good business, investment o kahit retirement business. Pwede ito sa ating backyard, depende po sa dami ng manok na ating aalagaan. So kailangan kung uuwi tayo sa Pilipinas o magre-retire na po tayo, kailangan alam natin kung saan natin dadalhin ang ating pera na makukuha, para meron tayong munting negosyo na mapagkakaabalahan. Palagi ko pong sinasabi para sa ating mga ka-farmers na gusto nang mag-for good, unahin po natin ang negosyo, huwag po ang bisyo. Kasi alam naman natin na ang kaibigan ay nandyan lang pag meron ka. Nandyan lang yan pag may inuman, pero pag may problema ka, wala po lang. So kailangan, pag meron tayong planong mag-for good, mayroon tayong balak mag-resign na sa trabaho, pag-isipan po natin kung ano ang negosyo na ating papasokin. Isa po dito ang pag-aalaga ng DeKalb White. So ito po yung pinakamaganda at hindi po masyadong nakakapagod at hindi mahirap ibenta ang itlog. Kasi alam naman natin na ang itlog ay kahit saan sulok ng Pilipinas ay mabibili po yan. So ayan po ay napakagandang pasukin. Pwede yung ilagay sa ating likod bahay, at kung marami-rami ang iyong aalagaan, kung meron kayong lupa, mas maganda para medyo malayo sa kabahayan para hindi po tayo makumpig. So ayan po, ang pag-aalaga ng DeKalb White mga ka-farmers ay umaabot po yan ng hanggang 2 years na pangingitlog. Just imagine, isang investment kayang umabot ng 2 years na pangingitlog. Araw-araw po kayo mamumulot ng pera. Este itlog pala mga ka-farmers. Araw-araw po tayo mamumulot ng itlog. So napakasarap. Enjoy ka pa sa mamumulot ng itlog. Kumikita ka pa mga ka-farmers. Kaya kung ikaw ay mag-for good, pag-isipan mo mabuti. Kung ikaw ay magre-retire, pag-isipan mo mabuti kung saan mo ipupunta ang pera na iyong makukuha. Kaya para sa ating mga kapwa OFW, kung ikaw ay uuwi sa Pilipinas, unahin mo yung para sa sarili mo. Huwag mong pagplanuhan kung paano kayo magiinom ng kumpare at paano ka manglilibre. So unahin mo ang iyong sarili para sa iyong pamilya mga ka-partners, para hindi ka magsisi sa huli. Para naman sa puhunan, sa panimula ng 100 heads na RTL para sa DeKalb White, ang 60,000 to 80,000 ay pwede na para sa 100 heads. At hindi ka malulogi mga ka-farmers, kasi 2 years mo yan gagamitin. Araw-araw po kayong mag-harvest ng itlog, kahit nasabihin mong araw-araw kayo nagpapakain. So marami na po ang umaasinso dahil sa pag-aalaga ng DeKalb White mga ka-farmers. So kailangan lang ng sipag at tiyaga para po tayo ay umasinso. At isa po itong paraan na pagkakitaan mo araw-araw, lalo na kung hindi ka nababalik sa abroad, hindi ka nababalik sa barko, at ikaw ay mananatili ka na sa Pilipinas. Isa po yan way para kumita ka araw-araw sa pagsisimula sa pagninegosyo hanggang ma-improve mo, madagdagan mo ang iyong farming business. Napakarami po ang pwedeng pasukin sa farming business. So makikita naman natin, ganyan po, every morning ang iyong gagawin. Every morning mamumulot ka ng itlog, magpapakain ka sa kanila, magpapainom. Siyempre automatic naman yung inuman nila, at maglalagay ka lang ng pagkain. Ganyan lang po ang gagawin mo, at siyempre mamumulot ka ng itlog. At pagkahapon naman, ganyan din. Magpapakain ka na naman. At syempre, mayroong mga manok na dalawang beses nangingitlog sa isang araw mga ka-farmers. Baka hindi nyo alam. Kaya sa hapon, mamumulot ka rin ng itlog. So, mayroong pong mga manok. Totoo po yan mga ka-farmers. Ayan. Kaya hindi ka po logi sa pag-aalaga ng DeKalb White. So, tiba-tiba ka dito at siguradong kikita ka. Basta alam mo kung papaano hawakan ang iyong income, papaano mo palaguin ang iyong mga pinaghirapan.
Kasi halos kadalasan ng OFW, halos kadalasan na nasa abroad, nagplaplano ng for good business. Especially sa mga nakakaranas ng hindi magandang pasahod, hindi magandang pangtrato. So nag-iisip po kung papaano mabubuhay sa Pilipinas, papaanong negosyo ang sisimulan. So, ayan po ang mga mindset ng mga OFW. Kasi sa abroad, mga ka-farmers, talagang napakahirap nandoon lahat ng pagsubok. Akala kasi nila sa Pilipinas, napakasarap ng buhay. Pero hindi nila alam na ang mindset ng nasa abroad, nagplaplano kung anong negosyo ang pwedeng gawin para makauwi sa Pilipinas. Kasi alam naman natin, mahirap talaga sa Pilipinas kung wala kang gagawin na negosyo, kung patulog-tulog ka lang, mahirap. Pero kung meron kang gagawin, ikaw po ay magiging masipag, matsaga, e siguradong meron kang magandang kinabukasan. Pero bago natin tapusin ang ating usapan, kung bago ka palang napadaan sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga videos na lalabas. Pag-uusapan natin, magsisharing po tayo kung ano ang farming business, ano ang for good business na maganda na pwedeng panimula sa pag-uwi natin sa Pilipinas, sa pag-retire po natin. So, kailangan pag-isipan po natin ng maayos, especially sa nasa probinsya, kasi lamang yung mga nasa probinsya para magtayo ng farming business. Sa farming business, simple lang, maraming pera sa farming business, basta't masipag ka lang at matyaga. Yun lang mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat, magandang buhay, and God bless. Mabuhay po, especially sa ating mga OFW na patuloy nagsisipag para sa ating mga mahal sa buhay. To God be the glory, and mabuhay po kayo.